Hi, hello, good morning everyone, teammates. Kumusta kayo today? At I'm gonna share with you kung paano natin makikita ang ating ang mga products ng Jeunesse sa iba-ibang countries, no? So, for example, ako nandito ngayon sa sa Japan. So, ano ba yung mga products na available dito sa Japan? Kung nandiyan kayo sa Philippines, ano ba yung mga products na available diyan sa Philippines? Kung nasa Saudi Arabia kayo, ano ba yung available doon, no? So, meron tayong more than 145 countries na pwedeng mag-deliver si Jeunesse, no? So, ngayon, paano ba ito gagawin? So, to register, halimbawa, ikaw ay isang distributor. Kapag ka ikaw ay distributor, nag-register ka sa Philippines, no? Yung first package mo, ang delivery niyan is Philippines. So, yung una mong binili, kasi dyan ka registered sa Philippines, dyan yan i-deliver, hindi yan pwedeng i-deliver sa ibang lugar. For example naman, nandito ka sa Japan, dito ka nag-register as distributor, dito yung address mo. Yung first package mo, yung enrollment package mo, ay dito rin yan i-deliver, no? Kung nasa Saudi Arabia ka, doon din yan i-deliver. So to register itong mga countries na to, for example Japan, no? Halimbawa nandito ka sa Japan, makakapag-register ka lang dito kapag ka ikaw ay merong tinatawag na alien card, no? So sa alien card mo, ikaw ay residents ng Japan. Kung ikaw naman ay nasa Saudi Arabia, kinakailangan din na meron ka ding residence doon or yung alien card na tinatawag dito sa Japan. So ewan ko kung anong tawag dyan sa lugar ninyo, meron siyang card na nagpapatunay na doon ka naka-residence at the moment, no? Kung nasa Spain ka, dapat meron kang yung residence card na yon para makapag-register ka doon. So, ang ginagawa ng iba, halimbawa wala silang ganun, no? Temporary stay lang sila. For example, ako, nandito ako sa Japan, but we are part of the military, so wala kaming residence dito sa Japan. So, wala akong card na nagpapatunay na nandito ako sa Japan. Kaya kung gusto kong mag-register dito sa Japan, hindi ako makakapag-register. So, kaya ang member ay yung husband ko. So, hindi ako makakapag-register dito dahil wala akong tinatawag na alien card, no? So, ngayon, kung nasa Philippines ka at ikaw naman ay dyan sa Philippines, ang hinahanap naman yan, ano yung card na nagpapatunay na ikaw ay residents ng Philippines. Kaya kung foreigner ka, nandyan ka sa Philippines at gusto mong mag-join sa Jeunesse, wala kang residence card, hindi mo pwedeng ilagay ang address na Philippines. Okay, so unang-una dapat may address tayo or passport na nagpapatunay na tayo ay nandyan sa lugar na yan, sa bansa na yan, para dyan tayo mag-register. So for example, no, nasa Philippines ka, nag-register ka sa Philippines, ang iyong passport, ang mga ID mo ay Philippines. Ngayon, yung first order mo ay dyan yan darating sa Philippines. Pero the second time na mag-o-order ka, no? Nag-order ka, pwede mong ipa-deliver sa ibang lugar yung pang-second order mo. Yung first na sign-up package na tinatawag, yung basic package, yung mga packages na yon na kasama doon sa enrollment mo, dyan yan una, no? Yung pangalawa, halimbawa nag-order ka, gusto kong ipa-deliver doon sa friend ko sa Amerika, pwede yon, no? Dyan ikaw ang magbabayad, pero ibibigay mo sa Amerika, sa friend mo, ibibigay mo as a gift, pwede yon. So kung halimbawa ako naman ay nasa Japan, no? Nandito ako sa Japan, mag-o-order ako, pero ang delivery is Amerika. So pwede ko siyang gawin. Pero second na, no? But for example, ako ay nandito, no? Nandito ako, registered ako dito, may alien card ako. Yung first package ko ay dito siya darating. So ang pangalawang package ko ay darating sa ibang sa lugar na gusto kong padalhan, no? So ganun siya. Pero yung ating tinatawag na smart delivery, kung saan ka naka-register, doon siya dadalhin. Yung smart delivery, yan yung order natin every month, no? Yung order natin na every month para lang sa sarili natin, doon yan kung saan tayo naka-register, doon siya i-deliver, no? So naintindihan natin, doon siya i-deliver sa lugar na kung nasaan tayo. So yung parang ano natin, yung every month nating ino-order. Pero kung mag-o-order tayo para sa kaibigan natin, pwede nating ipa-deliver sa ibang lugar. So halimbawa nasa Saudi Arabia ka, no?
nasa Saudi Arabia ka. So ngayon, for example, wala kang yung card na residence ka dyan, no? Pero gusto mong mag-business. Gusto mong mag-business. So pwede mong gawin is mag-register ka. Ang address mo ay Philippines, no? Pwede ka sa Philippines mag-register. Kaya nga lang, yung unang package mo, no? Ay doon sa Philippines i-deliver. No? Kasi doon ka registered, nandun yung ID mo, doon yung residence mo. Pero yung next order mo, sabihin natin may mag-order ka uli, no? Pero ang gusto mong delivery ng sunod ay dyan sa Saudi Arabia, pwede mo siyang gawin. Pero doon mo babayaran sa Philippines. Ilalagay mo lang ang delivery ay sa ibang bansa. Ikaw yung magbabayad sa Philippines. So yun yung ginagawa namin. So for example, ako mag-order ako, no? Gusto ko papadala ko dito sa taong ito, pwede ko siyang mapadala kahit sa ang lugar doon sa 145 countries. So hindi na tayo ang magdi-deliver, no? So yung ibang mga companies, ang ginagawa nila, bibilhin nila yung product, sila yung magdi-deliver. So mahal ang delivery, pero dito kay Jeunesse ang kagandahan ay ipapa-deliver na mismo ng company doon sa lugar na gusto mo. No? So ang unang problem nga lang yung unang package mo kung saan ka naka-register doon siya i-deliver. So okay? So clear ba 'yon? Yung registration na country, dapat meron kang ID diyan na ikaw ay resident diyan para maka-register ka diyan as a distributor, no? So kung nasa Philippines ka, doon ka registered. Nasa Japan ka, dapat meron ka ditong residence card. Kung nasa Saudi Arabia ka, dapat may residence card ka sa Saudi Arabia, no? Kung nasa US ka, dapat meron kang residence card sa US para maging distributor ka sa address na yan. Kung wala at gusto mo pa rin maging distributor, pwede mong ilagay Philippines. Kaya nga lang, yung unang package doon darating sa Philippines. So pwede naman natin yan na ibenta kung gusto natin. Pwede natin ibenta sa mga kaibigan natin. Tatlo lang naman yung product na yan. So pwede natin ibenta. Then nabalik na yung puhunan natin. So wala na tayong problema, no? Yung business natin ay libre na kasi naibenta na natin. Ibenta man natin ng kahit wala tayong tubo, yung puhunan natin babalik sa atin, no? Kung may tubo tayo, ibenta natin sa retail price, malaki ang ating kita, no? Balik na yung puhunan natin, may kita pa tayo. So yung mga susunod nating o-orderin, pwede nating ibenta at ipa-deliver natin kahit sa ibang lugar na gustuhin natin. Okay? So pero ang payment laging nasa Philippines. Kung saan ka naka-register, ang payment nandoon, no? Kung ang country mo, member ka, distributor ka ng Philippines, doon ka magbabayad. Pero yung delivery kahit saan mo ipa-deliver is okay lang. Alright? Okay, so today, isi-share ko yung aking screen para makita natin kung paano ba yan ginagawa. Paano titingnan, ano ba yung mga product, no, ng iba-ibang countries. Okay? So ngayon, ang bubuksan ko yung aking J-Mobile. Isi-share ko, no? Let me share. Share ko yung screen. Okay. So unang-una, meron tayong tinatawag na J-Mobile. Itong nasa left side, no? Kung nakikita nyo yan, kulay blue, JM nakalagay, no? So yan ang ating business. Yan ang ating office. Nandyan na lahat. Mga kailangan natin, mga records, customer support, lahat na nandyan. So ngayon, pipindutin natin yan. I-open natin ang ating website. So ganito ang lalabas, no? Ganito ang itsura niya. So ngayon, sasabihin natin, ano kaya yung mga available na products, no, sa ibang bansa? So pupunta tayo dito sa baba, nakikita natin dashboard, nakikita natin yung share, no? Nakikita nyo naglalighten yung puti dyan sa bandang baba, no? Kung nakikita nyo yung cursor ko, nandyan yan. Sunod yung leads, status, no? Then more. So pindutin natin yung more. Okay. So ngayon na nandito na tayo sa more, pupunta tayo ngayon dito sa J office, yung katabi ng logout, no? J office. Ibig sabihin ng J office ay opisina natin, no? Bubuksan natin yung ating opisina. Okay? Ayan, nabuksan na natin ang ating opisina. Bubukas na siya. So ito yung lalabas sa ating office, no?
Ayan, paglabas ng office, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa tatlong line na to. Ayan, may tatlong line. Pipindutin natin yan, no? Once na napindot natin yung tatlong line, pupunta tayo dito sa shop na tinatawag shop. Pangatlo, itong pangatlo, merong shop. Wallet, business, shop. Yung shop, pipindutin natin. Once na napindot natin, makikita natin dito shop local. So, pindutin natin ang shop local. So, ngayon, pag napindot natin ang shop local, dito lalabas yung country, no? So, for example, nasa Saudi Arabia tayo. Pipindutin natin itong right side sa dito sa may nakalagay na USA. Please select the country, region you are shipping to. Saan mo gustong ipadala ang produkto, no? So, ngayon, pipindutin mo itong arrow. Halimbawa, gusto mong ipadala sa Saudi Arabia. Saudi Arabia, no? Pindutin ang Saudi Arabia. So, lalabas yung Saudi Arabia. Then, pipindutin natin itong continue. Pindutin ang continue. So, once na napindot natin ang continue, dito natin makikita kung ano ang mga products na available sa Saudi Arabia, no? So, ayan, nakalagay Saudi Arabia yung napili natin. So, ito yung mga available. Ayan. Instantly ageless, luminous, serum, daily moisturizer. So, ayan yung mga prices din, no? Itong prices na to, prices to ng members. So, members price ito, mura ito, no? Para lang sa atin. Hindi ito ang retail price. So, mura natin. Dito tayo bibili, no? May luminous daily moisturizer, luminous advanced night repair, luminous restoring cleanser, luminous essential body renewal, ultimate lifting mask, flawless skin brightener, luminous hydra shield mask, NB bronzer, primer, perfecting foundation. Then, itong reserve, no? Nakalagay dito sa reserve, due to high demand, ang supply daw related to COVID, please expect shipping delay, no? But know that getting this product to you as soon as possible is our top priority. So, ibig sabihin, dyan sa Saudi Arabia, grabe, high demand itong ating reserve, no? Kasi plant-based, natural ingredients, alam na talagang proven na maganda. Makikita ninyo talagang ano yan, no? Talagang on demand. Tapos ito, meron silang instantly ageless package, no? Meron 20 boxes, may bonus na 200 bonus credit sa buyer. Ito, maganda ring package to, no? So ito, 200 bonus, so $900, 20 boxes ng instantly ageless at meron kang $200 na extra mo na pang shopping, no? Pang shopping mo dito. So yan, pipili ka dito. So ang pagpili dito, ito ang available na per piece, pagbibili ka pa isa-isa lang. So nakikita natin, for example, itong instantly ageless, $51 na kalagay. Lalagyan mo siya ng quantity. Lalagyan mo, ilan ba ang bibilhin mo isa, no? For example, isa ang bibilhin mo, no? Once naman nalagay mo yung isa, ang gagawin mo, pupunta ka sa baba, no? Then ilalagay mo add to cart. So add to cart, no? So pag add to cart, nakikita mo yung instantly ageless isa, 30 CB. Mayroon kang maiipon na 30 points, no? 30 points. So ayan, create package. Ayan, zero. Ngayon, view cart, no? Tingnan natin ang cart. Tingnan natin. So okay na ba yan sa'yo? $51, no? So $51. Okay, so nakita mo na $51 siya. Pag mag-check out ka, check out, ibig sabihin, check out. Kung gusto mong mag-donate sa Jeunesse Kids, pwede mong lagyan ng yes or pwede mong lagyan ng no. For example, ayan, alisin ko muna, no? So, no muna. So, ngayon dito, saan mo ba ipapaship? Saan mo papadala? Sa Saudi Arabia ba? Or pwede mo siyang palitan? Halimbawa, gusto mong
palitan ito, no? Halimbawa, gusto mong ipadala sa Saudi Arabia, no? So, for example, ito, ang member nito ay nasa Amerika, no? Pero gusto niyang ipadala sa Saudi Arabia, sa kanyang friend, no? So, ayan, ilalagay yung address, then isa-submit, no? Isa-submit. So, ilalagay mo kung kalino mo ipapadala yung product. Then, isa-submit mo, babayaran mo ng credit card or kung paano mo siya gustong bayaran. So, usually, yung mga delivery for other countries, usually credit card ang ginagamit, no? But yung walang credit card, depende sa country. For example, in the Philippines, meron tayong bank-to-bank transfer, no? So, from Philippines, kung member ka ng Philippines, doon ka magbabayad sa Philippines. Ipapadala mo, I think it's BPI yata yon or Metrobank. Nakalimutan ko yung bank. Anyway, so yung bank na yun, magbabayad direct na doon sa office ng Jeunesse sa Philippines, no, sa Makati, direct sa kanila magbabayad. Ang babayaran mo doon, yung presyo lang na nakita mo dito, no? Kung ikaw ang bibili, bibilhin mo siya ng mura, no? Mura mo siya bibilhin, then ipapa-deliver mo kung sa ang country, no? For example, Saudi Arabia mo ipapa-deliver. So okay 'yon, doon ka magbabayad. So ngayon, itong nasa Saudi Arabia mong friend, pwedeng bayaran ka na lang, no? Pwedeng sa'yo na lang magbayad. So yung taga Saudi Arabia mong friend, magbabayad sa'yo ng retail price, no? So bahala ka, wag lang mag-o-over price. So papadala sa'yo yung price noon, no? So once napadala na yung price, may kita ka na, nandun na sa'yo yung income. Okay? Or pwede rin na sila ay bibili. So ang ito yung way, no? Ito yung way para makita mo kung ano yung mga products at available yan kung kailan mo gustong bilhin, no? So ayun, ayan, itong video na to is about doon sa pagtingin ng products kung ano ang available sa ibang country. So ulitin ko lang, no? So ayan, bubuksan natin. Then punta tayo dito sa more, sa baba, nakikita natin yung more. So recap lang yan. Then pupunta tayo sa J office, no? Yung nasa katabi ng logout, J office. I-click natin yung J office, no? Once na click na natin ang J office, ang lalabas dyan ay itong shop. Ayan. Pupunta tayo dito sa 3. Itong 3 na lines, no? Pagdating natin dyan sa 3 lines na yan, bubuksan natin. Pagbukas natin sa 3 lines na yan, ang gagawin natin, pupunta tayo sa shop, no? Then, shop local. Nakita natin to, shop local. Pindutin natin ang shop local. So, piliin natin kung anong countries, no? For example, tingnan natin naman ngayon, medyo pakita ko lang sa inyo kung ano rin ang available sa Philippines, no? For example, Philippines. Halimbawa, eto, no, yung husband ko is member sa US, no? Gusto ng husband ko, papadalhan niya sa Philippines, may bibigyan siya. So dito niya yan titingnan, no? Ano yung mga available? So ito yung mga available na product sa Philippines. Kaya kung makikita nyo, ang price ay peso, no? So yan ang lalabas sa Philippines. Yan ang mga product, no? Ayan, ang mga products sa Philippines. So, syempre, meron yan, meron pa yan taxes at meron yan delivery fee, no? So, yan yung members price ito. So, mura ito, no? So, yan makikita natin. May mga high demand. Pati yung sa buhok pala sa Philippines, high demand. Siguro maraming nalalagasan ng buhok. Kasi high demand yung ano, shampoo and infusion, no? Then, pwede nating tingnan ang packages. Ano ang mga packages na available? So, dito sa categories natin makikita, no? Ano ba yung packages? Pag sinabing packages, yan yung mga package to join. Pag mag-join, no? Diyan yan pinipindot. Pwede mo yan pindutin dyan. Pwede kang tumingin sa packages. So, for example, that dahil ako ay nag... ang husband ko pala nag-join na. So, ibig sabihin, pwede kang mag-upgrade ng isang beses, no? So, ano ang maia-upgrade mo? So, pwede pa kaming mag-upgrade up to ambassador package, no? Pwede kaming mag-upgrade papataas ng ambassador package. So, yan ang isa naming pwedeng gawin. So, okay. So, yan. Upgrade to ambassador package. So, may mga packages. Meron din tayong event packages. For example, ngayon, dahil may event, ano ang available? Ngayon, wala na yung event package sa Philippines, no? Sa
Sa US pala to sa akin. Philippines pa to. Or US. So anyway, meron ditong market special. Titingnan nyo. Meron bang market special? Yan ay mga mura din, no? So, ito, AMPM, maganda, no? May, ano, may set. May mga free tayo pala sa Philippines. Napakaganda, no? Ayan. Market special. Then, meron tayong special offers. Ano yung mga special offers natin? Itong market special, ito yung maganda tingnan nyo ngayon. Available pala ito sa Philippines, no? Dalawang reserve at saka dalawang Revita Blue. So, 14,000 lang. Apat ng products, no? So, ito namang isa, dalawang sets ng AMPM at saka may isa pang sets ng AMPM. Bali, tatlo. So, nasa 9,000 lang. So, ito yung magandang orderin sa ngayon. Diba? Napakaganda. Mura siya. At pwede mo siyang ibenta. Ngayon, meron kang kikitain kasi mura ito. Alright? So, yan yung mga promo ngayon. So, maganda itong promo na to. So, in-screenshot ko siya. Kasi maganda, no? Pag may mga ganitong ano, may mga ganitong offer, kunin na natin, no? Tapos meron tayong ano to, brochure. Pag yung gustong bumili ng brochure, meron din. Special offer. Walang special offer. Ano yung event package? Wala. So 'yun, ito yung pinaka mataas na package na pwede namin kunin. Merong retail sales bonus. Yung retail sales bonus, ang ibig sabihin yan, pwede mong i-shopping, no? Ibili ng product worth $225. So, ito yung maganda. So, dito nyo lang hahanapin palagi. Pupunta kayo ng shop and local shop. Then, piliin yung country. Okay? So, ngayon naman, pag ang smart delivery, itong smart delivery na tinatawag, nakikita ninyo, merong monthly, merong prepaid. So, itong monthly, ibig sabihin, automatic, kapag ka meron kang nagustuhan na product, na monthly gusto mo, automatic siyang magpapadala sa'yo, pwede mo siya ditong ilagay. No? Pwede mo siyang orderin. Maglalagay ka dito ng agreement, iti-check mo siya, checking the box na ibig sabihin, yan talaga ay gusto mong orderin palagi. Ito yung credit card mo. Then, saan mo siya ipapadala? So, mayroong mga ganun. Meron ka ng suki. Kapag meron ka ng suki, napapadalhan mo, pwede mong isulat dito. No? Or, pwede mo rin gawin smart delivery. So, yan yung monthly na pwede nating orderin para maipon natin yung mga pre-points. Kaya, nakikita nyo yung mga product, may mga points. So, yung points na yun, pag naipon natin, nagiging $35 yun. So, ngayon, itong prepaid, pipindutin natin. Ang prepaid naman, ang ibig sabihin naman ng prepaid ay o-orderin mo lang every time na gusto mo, no? So actually ako, kung nakikita nyo to, no? Kami, nakikita nyo to hanggang August 7, 2022, naka-order na kami. In-order na namin para hindi namin nakakalimutan, no? Ang product na gusto namin. So hanggang 2022 ng August, lahat na namin in-order. So, hindi na kami mag-o-order hanggang August. Pagdating na ng August next year, saka na naman kami mag-o-order. So, yun. Isa rin yun na way na, ano, na pwede nating magawa. No? Tapos dito, meron ditong mga packages na meron tayo ditong pwedeng orderin. So, kung nakikita ninyo ito, no? For example, halimbawa is every month, ang gusto nating order ay itong luminous brightener. For example, ito, no? So, ito 65 CB. Pag nilagay mo yan na 1, ibig sabihin good for 1 month mo na yan, no? So, 60 CB. So, every month na meron kang order from smart delivery na 60 CB, nakikita natin meron yan 60, 60. Itong 50 kulang to, kailangan pa ng 10, no? Basta 60 pataas, ay ibig sabihin yung points natin, points ng mga team natin, maiipon natin, hindi siya mawawala. No? Maiipon natin ng free points. So yung free points na yon, later every time nagkakaroon ka ng 900 points, magkakaroon ka ng $35. So maganda rin yon, di ba? So dito natin yan makikita. Ang tawag diyan ay smart delivery. So later on, pag-aaralan natin yan, prepaid smart delivery. Ibig sabihin every month ka lang or
nag-o-order, no? Or babayaran mo pa paminsan mag-o-order kasi hindi siya automatic. So ako, nag-order ako good for 1 year. So 1 year na. Para hindi na ako every month mag-o-order. Kasi ang shipping mahal din, di ba? Isang beses ka lang mag-order, isang beses ka lang magbabayad ng shipping. So pwede rin 3 months, pwedeng 6 months, para medyo makatipid ka sa shipping. Alam natin, ang shipping medyo may kamahalan din. Okay? Alright, so that's it for today. So ayan, naalam nyo na kung paano titingnan ang mga products sa iba-ibang bansa. Okay, so this video, sana nakatulong sa inyo. Okay, so stop ko na ang aking share. So ganun ang pag-o-order, no? So kahit nasaan ka, pwede mong orderin at bayaran mo, ipa-deliver mo sa ibang bansa. Okay yon. So ang membership mo, kung nasaan kang may address, yung address mo, meron kang card na nagpapatunay na residence ka dyan, makakapag-register ka dyan as distributor, no? So para naman doon sa hindi distributor, nagbayad lang ng 1,600 sa Pilipinas, no? Pero gusto niyang bumili. So doon ka magbabayad at ipapa-deliver mo sa lugar na gusto mo rin, no? So doon, ang kaibahan nga lang ng 1,600 lang yung binayad, ibig sabihin, hindi ka pa distributor. So wala kang commission. So magkakaroon ka lang ng discount na up to 40%, no? Ang discount mo, pwede mong bilhin. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo or gamitin mo, nakatipid ka. Ngayon, later on, halimbawa, nakita mo yung potential as gusto mong i-upgrade. Gusto mo na rin maging distributor para meron ka rin commission kapag ka may ini-introduce ka. Pagka may sinisharean ka, meron ka na rin automatic na commission. So pwede mo siyang i-upgrade up to distributor. So ang pag-a-upgrade mo, konti na yung babayaran mo sa package kasi nagbayad ka na ng registration. Ang tawag doon is starter kit. Kasi nabayaran mo na siya ng una, ang bibilhin mo na lang yung package. Bibili ka na lang ng product na merong total na 100 CB, 100 points. So halimbawa, ang isang reserve is 60, no? Pero pag binili mo, pag package ang o-orderin mo, pag mag-distributor ka na sa package kasi yan. So, yung isang package na basic, yun ay 100 CB na. So, mura yon, no? Naka-package na siya, kaya mura siya. So, maganda na yun ang bilhin natin. So, meron siyang skincare package at meron din siyang supplement package, no? So, kung ano yung gusto natin doon, bilhin natin para automatic na malay mo may nagtanong sa atin, Grace, pwede rin ba akong maging distributor? O di may commission tayo kung bumili tayo nung package na yon. So, kung tayo ay naging distributor. Pero pag member lang tayo, kahit may mag-join sa atin, wala tayong makukuhang commission. So, yun ang kaibahan ng member lang doon sa distributor. Kung sa bagay, tatlong produkto lang naman yan na bilhin natin, distributor na tayo, may tindahan na tayo online, pwede na tayo pa-deliver sa iba-ibang country na hindi na tayo ang gagawa. Ang gagawin lang natin, babayaran natin o orderin natin doon. Or kung sila ang mag-order doon sa website natin, automatic na. Basta doon sila sa website natin mag-order. Kasi automatic ang commission papasok sa atin. Kasi computerized yan. So hindi yan nagkakamali. Hindi yan katulad ng tao na, ay nakalimutan kong ilista, walang ganon. So very accurate yan kasi computer. Alright, so thank you so much. So ganyan po ang pagtitingin at pag-o-order at pag-re-register kung saan tayong country. Nandun, doon lang tayo pwedeng mag-register as distributor. Alright, so thank you so much. Sana marami kayong natutunan today at magagamit natin to. This is very easy kasi alam natin na ang company na to, kumbaga, you don't really need money na puhunan dito kasi yung binili mo, pang paganda mo naman yun. Nasa iyo na yung product, bawi mo na yung iyong puhunan, di ba? So, wala ka ng obligasyon. So, ang obligasyon mo ay pagandahin yung sarili mo at maging healthy ka lang. Alright, so thank you and see you on my next video.